Hi everyone! Welcome po muli sa aking channel. Dito po sa CM Simple Tips. Kung hanap niyo po yung mga tips na pwedeng makatulong sa inyong pamilya, trabaho, para ma-improve at para ma-inspire muli ang inyong mga sarili, ito po ang channel na para sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat po ng mga ka-CM Simple Tips Family at sa mga bagong nakanood na aking channel, welcome, welcome po kayo sa aking channel. Okay, today, ang topic po natin sa araw na ito ay may pamagat na paano maiwasang kumalat pa ang chismis. Okay, ano po sa tingin ninyo na parte ng ating katawan na kahit maliit lang siya ay pwedeng makasira ng ating relasyon sa ating pamilya tulad sa mag-asawa, kasama sa trabaho, sa kapitbahay natin at kaibigan. Alam na po ba ninyo kung anong parte ng katawan natin ito? Kung ang sagot niyo po ay dila, may tama po kayo. Tama! Dila, okay. Saan po ba madalas nagagamit ang ating mga dila? Saan po? Sa pagkain. Malaking tulong sa ating pagkain ang ating dila para malasahan natin ang ating mga kinakain, okay. Pero kung may positive na gamit ang ating mga dila, ang ibang mga tao ay nagagamit ang kanilang mga dila sa mga negative na bagay. At ano-ano po yun? Alam po ba ninyo? Okay, tulad ng pagsisinungaling, pagmumura, pagsasabi ng masakit na salita, panglalait sa kapwa. Okay, nagagawa po ba ninyo yun? Okay, so saan pa nagagamit ang ating dila na pwedeng makasira ng reputasyon ng isang tao? Saan pa po pwedeng magamit para masira yung reputasyon ng isang tao? Ano po? Chismis, tama. Kung sagot niyo po ay chismis, tama na lang po kayo. Okay, so meron ba kayong kakilala na dahil sa chismis ay natanggal sa trabaho, ang pag-asawa nagkahiwalay, yung iba dahil sa chismis ang nagpakamatay? Kung titignan natin, maliit lang ang ating dila pero ito ay delikado pag ginamit natin ito sa hindi magagandang bagay. Malaki ang pwedeng mapinsalan nito sa ating buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Kaya iwasan po natin maging bahagi tayo ng pagpapakalat ng mga kwento na narinig lang natin sa ibang tao na wala tayong alam doon sa tunay na pangyayari, dahil ang tawag po dyan ay chismis. Pag narinig lang po natin na kinuwento lang po ng iba, ang tawag po dyan ay chismis. Okay, ibibigay ko na po sa inyo yung mga tips. Kumuha na po kayo ng ballpen, ng lapis, ng cellphone, isulat niyo po, i-type niyo po ito sa inyong mga cellphone para hindi niyo po ito makalimutan. Okay, so paano maiwasang kumalat pa ang chismis? Okay, ready na po kayo mga nanay, mga tatay, kuya, ate. Okay, tip number one, huwag nang ikwento sa iba o manahimik. Okay, huwag nang ikwento sa iba o manahimik. For example, narinig mo ang iyong mga kapitbahay ay pinag-uusapan ang isa niyong kapitbahay o yung isang kasama niyo sa trabaho. Ang tanong, makikisali ka pa ba sa kanila o mananahimik ka na lang? Okay, dahil kung sa'yo mangyayari yun, siguradong di mo magugustuhan. Kaya kung ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo na i-chismis ka rin, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Okay, tip number two, kausapin mo yung taong nagpapakalat ng chismis. Kausapin mo yung taong nagpapakalat ng chismis. Hanapin mo siya, kausapin mo siya. Okay, kadalasan kasi yung iba kaya ka chinichismis kahit di naman totoo ay dahil sa alam po ninyo, inggit, naiinggit po sila dahil sa magaling ka sa kanya. Ikaw ang napapansin, hindi siya, dahil sa maganda ka sa kanya, dahil mas pogi ka sa kanya. Yun, inggit lang po ang tawag doon. Okay, for example, sa trabaho, yun po dito ang napromote na sa trabaho. Okay, napromote ka kaagad. Siyempre, pag nakita ng mga dating mga empleyado, siyempre, maiinggit sila sa'yo dahil bago ka pala ay napromote ka na. So, ngayon, ang gagawin ng iba, gagawan ka ng kwento, sisiraan ka ng mga iba. Okay, ito, true story sa mother ko. Dahil sa masipag at masinap ang mother ko, nakabili siya ng gamit sa bahay, tulad ng TV, ng ref, at marami pang iba. So, hindi niya alam yung isa niyang kapitbahay ay kung ano-ano ang kinakalat na chismis tungkol sa kanya na wala namang batayan. Kaya daw, nakakabili ng gamit ang aking mother dahil meron daw nagbibigay ng pera sa kanya. Pero wala namang batayan at hindi yun
totoo. So, imbes na inaway ng mother ko, ang kanyang kapitbahay, dahil alam niya na mas walang pupunta ha, pag nagpakita siya ng galit, ito ay kinuha niya sa, saan po kaya? Sa diplomasya. Okay, dahil alam ng mother ko na inggit lang yun, ang ginawa ng mother ko ay kinaibigan niya yung taong gumagawa ng chismis sa kanya. Pinakitaan niya na maganda hanggang siya nakusang ano, nag-sorry sa kanyang ginagawang pag-chismis sa mother ko. So, dapat ganun ang gagawin natin. Pag may mga taong gumagawa sa atin ng mga hindi maganda, chinichismis tayo, dapat ano, kunin po natin sa diplomasya at huwag po tayong magalit sa kanila. Okay, so tip number 3. Huwag ka nang makisali sa chismisan. Huwag ka nang makisali sa chismisan. Sino dito ang mahilig makisali kapag may nakita na kikwentuhan, nag-uumpukan, makikilig din siya. Okay, so sino dito ang mahilig makisali sa chismisan? Okay, for example, kung nakikita mo ang iyong mga kasamahan sa iyong trabaho na lagi pinag-uusapan ang iyong boss pag hindi ito nakakaharap dahil di nila nagugustuhan ang pamamalakad nito. Ang daming mga negative comments nila sa kumpanya at sa ibang kasamahan niyo sa trabaho. Ang mainam mong gawin ay ano, huwag ka nang makiayon pa sa mga negative comments nila. Ang maganda ay magsalita ka ng positive comments para sa inyong kumpanya. For example, sa pagkain, kung nakikita, narinig mo ang iyong mga kasama sa bahay ay panipintas sa iyong niluto, ang dapat mong gawin ay ano, bigyan sila ng bagong makakain para mabaling sa iba ang kanilang atensyon. So, ganun din ang gawin. Kung nakikita mo na puro negative ang narinig mo sa kaopisina mo, sa kapibahay mo, pasukan mo ng ibang topic para mahinto at mabaling sa magagandang usapan at hindi buhay ng may buhay ang pinagpepestahan. Okay? Sino na po ang nakakita ng sunog? Sino na po ang nakakita ng sunog? Okay. For example, ito pa yung true story ng isang kakilala ko. Nung bata daw po sila, naglalaro sila ng posporo ng kanyang kalaro sa loob ng kanilang bahay. Di nila napansin yung isang posporo na nasindihan nila ay may baga pa pala at ito ay nadikit sa kurtina. Doon nagsimula ang apoy hanggang sa nasunog ang kanilang buong bahay. Bakit ko po ito sinabi? Dahil ang simpleng chismis ay para pong baga lang. Alam mo, wala lang. Okay lang. Ang hindi natin alam ay ano, pwedeng lumaki na parang apoy na pwedeng magdulot ng pagkasira ng isang pamilya, pagkasira ng buong reputasyon ng isang tao, pagkasira ng matagal na pagkasamahan bilang magkaibigan. Okay? Sino na po dito nagkaroon ng sugat? Sugat na di pinansin, di ginamot dahil ang nasa isip ay maliit lamang, di ba? Kaya ang nangyari ay ano, na-infeksyon at lumala, mas lumaki ang problema. Yung gripong may tagas, pag di ito ano, pag dito pinagawa agad, ano pwedeng mangyari? Pwedeng lumaki ang konsumo nito, lalaki ang babayaran mong bill. Kaya dapat matrace agad kung saan may tagas. Parang chismis, pag di tinigilan, ano, marami ang maaapektuhan. Kaya tigilan na ang chismis. Kaya para maiwasan ang chismis ay lumaki na parang nasunog na bahay, ano dapat gawin? Yung tip number 1, ano po yan, Naitay? Tama, huwag nang ikwento sa iba o manahimik. Okay, yung tip number 2, ate, kausapin mo yung taong nagpapakalat ng chismis. Tip number 3, tay, tama, huwag ka nang makisari sa chismisan. Okay, natapos na po natin yung 3 tips. Okay, sana po ay nakatulong po sa inyong lahat yon. So, iiwanan ko po kayo ng isang verse sa Bible, makikita po sa James 3:5. Ito po ang sinasabi. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. So, meron po tayong nababalita, di ba, sa mga ibang bansa, ay yung nasusunog yung kanilang forest, di ba, yung tinatawag na bushfire. Dahil nagsisimula lang ito sa ano, maliit na baga o apoy. Ganyan din ang chismis. Nagsisimula sa isang tao hanggang sa ano, kumalat na sa maraming tao at tuluyang nakasira ng buhay ng maraming tao. Okay, kung nagustuhan niyo po ang topic today, pakibigyan po ako ng comment, tulad po ng like,
ng heart. At kung na-inspire o na-encourage po kayo ng video ito, pakishare po sa iba para ano, ma-inspire din po sila. Okay, at kung na-inspire po kayo, mag-subscribe na po kayo, pakiclick po ang subscribe button, pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo, para ma-update po kayo sa mga bagong inspiring video ko. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng ka-CM Simple Tips Family at sa lahat po ng mga bagong nanood ng aking channel. Mag-subscribe na po kayo. Pakiclick na po yung subscribe button, yung kulay red po. Pakiclick na po ngayon niya para hindi niyo po malimutan at para mapanood niyo po yung lahat ng video ko. Okay, magkita-kita po tayong muli sa ating channel. Kita po sa CM Simple Tips. God bless. Keep safe. See you soon. Bye!